Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon is about Lent. Kaya na tama-tama itong ating ginawang retreat. Angkop na. Alam natin that Lent is a time of prayer. Now again, when we talk of the prayer, hindi naman yun yung nakaugalian natin tayo ay salita lang ng salita. alam natin kung ano yung prayer. Pinag-usapan natin kung ano yung prayer kahapon. And meaning, anywhere you go, well, anywhere you are, no? Whatever you do, okay? You can be in the state, in the moment of prayer. And we need to reach that level of faith. Yung maging man and woman of prayer tayo. Okay? Kasi hindi kayo makakapektuhan ng mga bagay-bagay. Lalo ko, yung katable ko kahapon, i-share ko na nung bumili ako ng bagong sasakyan, ito na yata. Hindi yan yung sabi. Bago pa yung sasakyan. And imbitahan ako sa isang simbahan doon sa may somewhere in the topic ko. Ang loob lang ng parking, so doon ako, dahil bago yung sasakyan, doon ako pumarala sa walang katabi. Niingatan mo rin yung sasakyan mo. Ngayon, sa dami-dami naman ang paparadahan, yung matandang babae, doon pumarada sa likod ko. Pwede mo siya pumarada sa iba. Ang mabigat pa nito, binangga niya ako. Eh, nag-aalag natin sa likod ko ng Divine Mercy noon. Habang naghihintay ng oras. Ang pangit naman siguro na, you die Jesus. Then, ang kasutugarong noon, iba, di ba? Ganyan ang kaugalian natin sa Pilipinas, yung nag-rosary. Hail Mary, full of grace. O, isa lang niya yung pinto, nakasanta ka mukha. So, Holy Mary, Mother of God, patigilin mo yung aso. Di ba? Hindi mo pwede ganun yung karuntong na nag-divine mercy chaplet ka. Magkatapos yung karuntong, yung magagalit ka. Bumaba ako, hawa ko pa yung rosary ko na ginagamit ko sa divine mercy. Napakapangit naman yata na pagbaba ko ako, hawa sa rosary mo nagagalit. Ang mabigit man ito, pagkababa ko, dinidinay ng maganda, pinaghanya ako. Eh, masuntakas na nga yung I did not hear you. Sabi ko, yes, you did. Nakita na mo yung sasakyan niya, pipili yung sasakyan niya, may gasgas na yung sa likod ko, hindi pa rin niya ako binangga. But anyway, because I'm in the state of prayer, I'm in the state of grace, no, walang huwag yung demonyo na makakilos, pero talagang nag-ingitit yung demonyo, nag-siyat ako magalit. Ito ang maganda. Pagpasok ko sa simbahan, na magtotok ako, aba yung matanda candidates. Now, the message is kung ako naging rude, naging arrogant, what do you think is my authority to share the love of the Lord? No? Na yung kalikis na bagay, hindi mo na let go. Okay? Are you getting me? No? Yun ang kagandahan pag ikaw laging nasa moment of prayer. That you are always in the moment of grace, in the state of grace. No? So, yun po, alam natin time of prayer. So dapat meron tayong mga Pilipino, may magiging maganda tayong magiging kaugalian, yung tayo ay nagbabasa ng pasyon, no, sa atin. Kaya lang sa atin, ibang klase eh. Yung nagpapabasa ng pasyon, kukuha ng magbabasa, magpapabasa, babayaran yung nagpapabasa at sila naghihinuman. Ibang klase, no? Di ba, sana ako nakikibasa. Eh kami, no, malilit kami, talagang kami yung magbabasa, kasama namin tatay ko, kasama namin nanay ko. Kaya meron na akong, di ba, charismatic? May pananaga ako kung gaano tayo mamahal ng Diyos. Yung mga hilos na dinanas ng Panginoon na talimbihin sa akin puso, sa akin sarili. So, dapat ganyan din tayo. Gumagawa tayo. Kaya, misa kasi, yung mga holidays, supposed to be is holidays, nagiging evil days eh. Kasi ginagawang time para magbakasyon, magpasarap, mag-enjoy, nakakalimutan yung message, yung important, yung value, na out of focus ng celebration. So take note, the season of Lent is the time of prayer and also the time of fast.